Nag-ala Michael Jordan mode itong si Kawhi Leonard sa game ng Clippers at Brooklyn Nets dahil di umano may trangkaso or may sakit itong si Kawhi sa game nila. Sa fourth quarter lamang noon na nasa 18 points ang Nets na halos matutulad sila sa Lakers na tinambakan ng Brooklyn noon nakaraan. Hinabol yun ng Clippers mula sa kanilang 22-0 run. 14 points ang ginawa ni Kawhi sa final 5 minutes ng game. May total siyang 21 points, 4 rebounds at 5 assists. So andyan pa si James Harden na meron 24 points at 10 assists. Si Russell Westbrook naman meron pang mapipiga sa kanya. Dahil nag-struggle itong si Paul George na meron 12 points at 7 rebounds. Pero yung defense naman ni PG. Si Westbrook off the bench 23 points, 9 rebounds at 6 assists. Ito ang kanyang unang 20 point mark ni Russell Westbrook since makasama niya si James Harden sa Clippers. Pero ang pinaka-importante talagang stats doon ni Westbrook ngayon, kahit hindi siya nakakascore na malaki, ang importante sa NBA yung availability. Dahil na rin sa durability ng isang player katulad ni Westbrook. Isa na rin siya sa may pinakamaraming games na nalaro ngayon sa NBA history. Kaya kapag merong player na nag-struggle katulad nga ni PG versus dito sa Nets, andun si Westbrook dahil available siya at pwede siyang sumalo sa scoring. Si Kawhi naman, yung sinabi ni Coach Tyronn Lue nga, hindi siya nakapag-practice bago yung game at may sakit pa talaga siya. Pinilit niyang maglaro. Gumamit pa noon si Coach Tyronn Lue ng small ball lineup sa game. Katulad ng kay Westbrook, yung availability rin kasi ang importante dito kay Kawhi. May nawalang big man dito sa roster ng Clippers dahil sa injury pero kumpleto pa rin yung apat. Sa first 41 games ni Kawhi sa kanyang buong career or 12 season siya naglaro, yung isang season doon dahil sa injury, ito pa lang ang ika-apat na beses na meron siyang apat na games na namintes sa first 41 games niya, pinakakonti. So sabi nga ng mga fans sa performance nitong si Kawhi, parang Michael Jordan yung flu game niya. Pero ang Clippers noon galing pa sa 5 days na walang laro or 5 days na walang pahinga. Ang last team na nakatapat nila noon OKC January 17 na si PG ang umiscore naman ng mataas. Dito sa Nets nawala di umano yung rhythm nitong si PG at si Kawhi. Pero yung kay Kawhi kasi na late lang siya noon. Parang robot din itong si Kawhi, nagpainit muna sa unang parte ng game. Sa ngayon kasi, ang nilalagay sa mga write-ups kung sino ang expected na maglalaban sa NBA Finals, puwera usog. Di umano, base ito sa ESPN Power Index, Clippers versus Celtics di umano. So hindi ako may sabi niyan yung Power Index ng ESPN. Ang top 5 teams na pwede makapasok sa Finals or expected or projected ay Boston, Clippers, OKC, Nuggets at Minnesota. Apat na team sa West, maaalin dyan sa apat na yan at isa naman sa East, yung Celtics. Base yan sa computation ng mga nakarang resulta ng games at projected na schedule pa na natitira. Ang Clippers pa rin ang hottest team sa West pero hindi sila nakakalayo sa number 7 na at least 3 games pa o 3 panalo nga habulin sa kanila. Ang Minnesota number 1 team pa rin dito sa West. 3 games ang lamang nila dito sa Clippers. Ang Celtics naman number 1 team pa rin dito sa East pero ang hottest team talaga doon ay Cavaliers at Knicks. Andyan pa yung Bucks at Sixers. Pero ang Philadelphia nasa kanilang number 1 player na may mataas na usage rate. Ito nga ay si Joel Embiid. Sa mga nakaraang taon, ang tanging player na nag-champion na siya ang number 1 sa usage rate ay si Michael Jordan. 1998 pa yon. Yung isa naman doon na disappoint dati si Shaquille O'Neal nung tinanong niya si Paul George after nung kanyang performance versus OKC. Ang tanong kasi ni Shaq, kung saan naabot ang Clippers ngayon taon. Sinagot yun ni Paul George ng diplomatic reply or naging humble siya sa sagot. Ang gusto sanang marinig no ni Shaquille O'Neal ay kaya nilang mag-champion dahil meron na sila mga players para doon. Pero last season pa lang nag-concede na si PG regarding doon na hindi siya ang best player sa isang championship team. Inamin niya yon last season na hindi magcha-champion ang Clippers kung dahil lang sa kanya. Hindi siya yung number 1 player. Kaya ganun din ang sinagot nitong si Paul George sa tanong ni Shaquille O'Neal. Ngayong season naman, hindi lang si Paul George ang nakarealize nun kasama na si Westbrook. Kasi nga, mas pinili niya maging second unit kaysa isama siya sa starting 5. Isama na rin si James Harden na hindi isa sa kanila ang number 1 player ngayon ng team kundi si Kawhi.